Hi guys, welcome back to my channel, and for today's video, allow me to share you guys kung ano yung ginamit ko na products and kung paano ulit bumalik sa dati yung Kylie Kyler ko. Kasi guys, this last year, yung Kylie Kyler ko is dumaan sa matinding pagsubok or sa matinding kalamidad sa buhay guys. Akala ko tao lang ang dumadaan sa kalamidad, pero pati pala mga singit-singit natin at mga Kylie Kyler natin ay dumadaan sa mga ganitong pagsubok guys. And this last year is sobrang malas ko siguro, should I say malas ako, ganon, kasi grabe yung mga aksidente yung sunod-sunod na nangyari sa akin, and then yung mga nangyari sa Kylie Kyler ko guys, sobrang iniingatan ko yung kilikili ko. Since then, mula nung nagdalaga ako, talaga iniingatan ko yung kilikili ko. And sad to say, this last year, grabe talaga, nagkaroon siya ng pigsa. Hindi ko alam kung bakit siya nagkapigsa. And sa buong taon na yon, hindi niya ako tinigilan talaga. As in, sobrang sakit guys ng kilikili ko talaga, grabe. Siguro, hahanapin ko sa Facebook yung picture ko. Ilalagay ko sila dito, kung ano yung itsura niya noon or kung ano yung naging itsura ko nung pinagdadaanan ko yung madilim na pagsubok na yun. So, by the way guys, siguro mga 7 months ko nang nire-recover itong Kylie Kyler ko, and using these products, talagang thankful naman ako sa kanila. And by the way, hindi sila talaga sponsored, okay? Walang kahit anong sponsor dito. Sinishare ko to kasi totoo. And lagi kong sinasabi sa inyo, hindi ako makakapag-share sa inyo ng mga instant whitening or instant white na mga products. Ang kaya ko lang ibigay sa inyo is yung nag-work sa akin, and laging laging trust the process tayo guys. Maging loyal tayo sa isang product, and lagi kong sinasabi sa inyo na matuto tayong maghintay sa magiging result, and maging happy tayo kung ano yung result na naibigay niya. And then kung talagang hindi siya nag-work after several months, days, ganyan, weeks, then saka natin sila palitan guys. Okay, so first product na gamit ko is dati kasi may amoy yung Kylie Kyler ko. Hindi ko alam kung bakit siya nagkaamoy. And talagang hindi maganda guys. Talagang malakas yung amoy. Huwag na tayong magkahayaan dito dahil lahat tayo ay tao at pinagpapawisan tayo. Kaya nagkakaroon tayo na hindi naman natin. So, yun na nga, guys. Nag-decide ako noon na magpalit ng deodorant. Dati kasi ang gamit ko is Rexona. And besh, dun dumilim yung ating Kylie Kyler. Talagang napakadilim niya. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko siya sinisiraan, pero talagang itim niya Kylie Kyler ko dun sa Rexona na yun. And nag-transfer ako kay Nivea. So, gamit ko si Nivea for 3 years na. And eto siya. Nivea yung gamit ko. Ayan. Nivea yung deodorant na gamit ko sa araw. And then, gumagamit din ako ng Johnson na baby oil. Yes, Johnson baby oil po ang gamit ko sa Kylie Kyler ko. And ito yung tumulong talaga sa akin na bumalik yung Kylie Kyler ko talaga ng gusto. As in, hindi ko ina-expect na bibigyan niya ako ng ganong satisfaction. Although, may mga siguro dark pang area yung skin ko sa kilikili dahil na pigsa yun base. And imagine mo yung 1 year kong pinagdaan sa pigsa na yun, and hindi siya gumagaling kahit anong antibiotics yung inumin ko. Talagang kahit nag-vitamin C ako, lalo siyang dumadami. And thankful naman ako kasi nawala na siya and gumaling na siya. So, ang ginamit ko lang para makarecover siya, kasi sabi sa akin ng derma ko noon is huwag ko daw muna gamitan ng kahit na anong product or ng kahit na anong mga deodorant yung Kylie Kyler ko. Hayaan ko lang siya. Hinayaan ko yun for 1 month, and thankful ako kasi hindi na siya nagsugat ulit or nagkaroon ng pigsa or tinubuan ulit. Kasi best, kung bakit siya tumagal ng 1 year, hindi siya talaga as in tumagal na yung sunod-sunod siya. Sunod-sunod siya, pero gumagaling, and then mawawala siya ng saglit na siguro mga 2 weeks, ganyan. And then, meron na naman siyang tubo ulit. So, yun yung reason kung bakit siya tumagal ng 1 year, best. So, eto na nga. May napanood ako na vlog, or may vlogger akong napanood na nag-share nito na story niya sa baby oil.
Trinay ko yung original nito, yung pink, pero nangangati yung Kylie ko, hindi ko alam kung bakit. So naghanap ako ng alternative way or alternative na baby oil na pwede kong gamitin. And ito yon, yung aloe vera na baby oil. Hindi ko alam kung ano yung purpose ng aloe vera dito, pero naging hiyang ako sa kanya and ito talaga yon. And ito kabibili ko lang ulit. Nagamit ko na to for 1 week and ito pa lang yung bawas niya kasi ano lang naman, ikilikili ko lang yung ginagamitan ko. So, matipid siyang gamitin and hindi siya mahal. Unlike ng mga pampaputi ng kilikili na nabibili sa mga drugstore, masyado siyang pricey. So, kung wala kang budget, trust the process and mag-intay ka besh, patience lang and loyalty sa isang product. Gaganda yung mga problema mo, gagaling yung mga problema mo, etc. etc. sa buhay mo. And then, sa magtatanong kung ano yung soap na ginagamit ko sa kilikili ko, besh, lagi ko sinasabi sa inyo, kapag sensitive yung skin nyo, huwag nyong gagamitan ng mga matatapang na product. Like, kilikili kasi natin is mas sensitive siya than our face siguro. Alam ko, sa pagkakaalam ko, yung kilikili natin is mas sensitive kesa sa mukha natin. And then, hindi ako nagsasabon ng kilikili ko. Diba nagko-kojic ako? So, yung kojic ko, yung first kong sabon, besh, wala, hindi ko sinasabon yung kilikili ko. Iniiwasan ko talaga na malagyan ng sabon yung kilikili ko kasi, besh, wala pang 1 minute, sobrang hapdi niya na kung malalagyan yung kilikiler mo. Insensitive kasi yung balat ko. Alam ko kapag may dumadapo ng kung anong chemical dyan. So, yon. Kapag alam kong konting nalagyan na siya ng sabon, dinabanlawan ko na agad and saka ako mag-reapply ng soap sa katawan ko para hindi ma-damage yung skin ko. So, ito na nga. Papakita ko sa inyo yung kilikiler ko para naman maniwala kayo, besh. So, huwag kayong judgmental ha, kasi magaling pa lang yung kilikiler ko. So, ito siya. Ayan yung kilikiler ko ngayon. So, maglalagay na lang ako ng picture niya. Nung ano, nung nangyari sa kilikili ko dati. Dito sa side na to. Para makita nyo. So, yun yung kilikili ko ngayon. Ito yung result ni BB Oil and ng deodorant ko. So, ito. Ayan. Ito, medyo dark pa siya. Ayan. Tapos, ito. Kasi, yan yung mga... Okay. So, yun yung dinaanan na peklat ng kilikiler ko. Ay, ng pigsa ko. Kaya, medyo may mga dark areas pa siya. Lalo ito dito kasi masyadong affected yung skin ko dito or yung kilikili ko. Kaya sobrang tagal niya pang mag-heal. And iniintay ko na lang na ito. Ayan, ayan, itong part na to. And then ito is mag-lighter. And then after nun, hindi ko naman siya titigilan actually. Continuous ko siyang gagamitin kasi nga doon nagiging maganda yung skin ko. And every night ko lang naman itong ginagamit. Sa gabi, ito yung gamit ko. After ko maligo, kasi 2 times a day ako nililigo. Isang before ako umalis pag pupunta ng work. And then yung last is before ako magpahinga. So yun yung routine ko sa pagligo. And kung ilang beses ako nililigo sa isang araw. So lalo na ngayon, sobrang init. Dapat talaga nililigo tayo ng ilang beses sa isang araw, guys. So sa gabi, ito yung gamit ko after ko maligo. Baby oil lang yung ilalagay ko. Pero before kong nilalagay ng baby oil, kasi hindi nga ako nagsabon ng kilikili ko and then tubig lang talaga, naglalagay ako nitong alcohol. Kahit ano namang alcohol, okay lang. Basta yung parang ma-disinfect mo yung kilikili mo. Matanggal mo yung mga germs-germs dyan na kumatit sa buong isang araw and then matanggal yung mga excess na natuyo ng deodorant. So, inaano ko siya, ni-rinse ko siya nitong alcohol or wipes, pwede rin namang wipes. Pero ako, after kong i-wipes, nag-alcohol ako sa kilikili ko. And then after nun, ilalagay ko na tong baby oil. And then after nitong baby oil, kinabukasan, pagkaligo ko, hindi ko nalalagay ito kasi kailangan ko ng mag-deodorant. Doon ko gagamitin at papasok si Nivea. So, kung wala ka namang amoy sa kilikili mo, edi baby oil ulit yung gamitin mo. Pero kung may amoy yung kilikili mo, ito. Ako, natanggal yung amoy ng kilikili ko siguro dahil sa ginagawa ko or sa routine ko na to. Siguro dahil dito. Hindi ko alam kung dahil ba dito or kung saan. Ganun lang guys. Hindi ko alam kung bakit nawala. Pero gusto ko pa rin gamitin, gumamit ng deodorant para
hindi maging mabasa yung kilikili ko. Kasi pawisin yung kilikili ko, besh. Kailangan ko ng deodorant para mag-dry yung skin ko sa kilikili. So, yun lang, guys. Sana nakatulong ako sa inyo. And sana mag-work din sa inyo itong mga products na share ko na to. Mga products na, ano, hindi ko to as in totally nire-recommend sa inyo. Pero kung gusto niyo ng natural way and hindi magastos na pampaputi ng kilikili and hindi naman kayo nagmamadali na magpaputi ng kilikili nyo, guys, ito na lang. I recommend this one para sa kilikili nyo. And gamitin nyo yung deodorant kung saan kayo hiyang. Huwag yung gagayahin nyo kung ano yung gamit ko. Ulitin ko, guys, kung saan kayo hiyang, yun yung gamitin yung deodorant. Hanap kayo kung saan kayo hiyang, guys, ha. Huwag yung pipilit nyo itong gamit ko. Lalo kung hindi hiyang sa inyo, baka lalong mapasama. And then, kung may allergic reaction, ganyan, kayong nararamdaman or hindi kayo komportable sa paglalagay ng alcohol before maglagay ng baby oil, huwag na, guys. Kung hindi naman ganun sensitive yung kilikili nyo, and mild lang naman yung soap. Siguro yung Johnson Baby Soap, pwede nung gamitin sa kilikili nyo kasi mild lang naman yun. Okay na yun. Pero ako kasi, hiyang ako sa mga sa ganitong skincare routine ko, sa kilikili ko, for 7 months. For almost 7 months, hiyang ako. So, wala akong problema dun. And then yung baby oil lang. Yun lang, guys. Sobrang tipid lang niyang gamitin, lalo ng baby oil. Naglalast siya talaga ng mga siguro 2 months sa akin, baby oil. Siguro mas matagal pa if ever kung hindi ko siya ginagamit sa iba kong katawan. Kasi ginagamit ko lang siya sa iba kong katawan, guys. And saka ko na isha-share yun kung anong nangyari or kung anong naging resulta. So, hinihingal ako. So, yun lang, guys. Maraming salamat sa panonood ng video na to. And sana, kung ano yung nag-work sa akin is mag-work din sa inyo para naman mapagkatiwalaan nyo ako sa mga bagay-bagay. Kahit sa napakaliit na bagay lang ng skincare routine ko na share sa inyo. So, yun lang, guys. Maraming salamat sa panonood ng aking video na to. So, kung nagustuhan mo yung video, like this video. And kung interesado ka sa mga content na ginagawa ko and sinishare ko sa inyo, at kung may tiwala ka na sa akin, please do subscribe and click the bell button para lagi kang updated sa mga bago kong videos or sa mga bagong video na i-upload ko. Yun lang, guys. Maraming salamat. Please help me na maabot yung 1,000 subscriber na hinihingi ni YouTube. Yun lang, guys. Maraming salamat. See you on my next video. Bye!